viva, Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos Satanan. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang ating liwanag at tanglaw tungo sa kaligtasan ng Ama. Hilingin natin ngayon sa Panginoon, puksain ang kadiliman ng kasalanan na sumisira sa ating buhay, na sumisira sa ating paghanda sa Kanyang pagdating. Aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapangupasala ay mawawala na, gayon din ng lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipuli ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid.
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ay tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob. At dadakilain ang Diyos ng Israel, ang mga nalilihi sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hindi lang Biyernes, unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa ngayong unang Biyernes, kung inyo pong mamarapatin, ay samahan po ninyo ko sa pag-alay ng walang hanggang pasasalamat at pagpapakumbabang pagtalima at paghingi ng tulong sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil ay batid na po ng nakakarami sa inyo noong Martes po at 3 ng Disyembre. Ang inyo pong abang lingkod ay tinirang at tinawag ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, upang magkaroon din ng isang bagong misyon bilang hihiranging obispo ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito po ay misyon na inatas sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't samahan po ninyo ko sa pagpapasalamat at paglimos ng lakas at tulong upang magampanan ko po ang aking bagong misyon bilang obispo ng Bataan. Maasahan ko po ba ang inyong panalangin? Salamat po. Ngunit wag po kayong mag-alala, magkakasama pa rin tayo hanggang piyesta at tapusin ko po ang piyesta at ang iba pang kailangang gawin, tapusin na sinimulan natin dito sa Quiapo. Siguro sabi ng mahal na poon ay 2 taon, pero ito'y siksikliglig nag-uumapaw dahil sa mga ipinakita nyo rin po sa akin, kayong mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ito ang nagpapalakas ng aking loob sa bagong atas na ibinibigay sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At saan man po ako, hindi po ako mapapagod, hindi ako papipigil na ipalaganap at bigyan lalo siya ng parangal at papuri. Naalala ko rin po yung nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Nung ako po ay tinatanong, ang dami ko pong ring dahilan para sabihin hindi ako nararapat para maging obispo, maging bagong pastol, lalo na dun po sa ibang lugar. Ngunit kung napansin niyo po sa Ebanghelyo ngayon, meron daw pong 2 bulag. Pero bago sila pinagaling ni Jesus Nazareno, napansin po ninyo na walang pumapansin talaga sa kanila. Walang tumutulong sa kanila. Kung siguro po isa sa larawan natin ng Ebanghelyo ngayon, parang comedy. Parang nakakatawa yung tagpo. May 2 bulag na habol ng habol kay Jesus Nazareno. Sigaw ng sigaw, hindi papigil. Inabutan pa siya sa bahay. At saka doon nangulit hanggang sa sila'y paghimalaan ni Jesus Nazareno. Napansin niyo po yun? 2 bulag, habol ng habol. Paano ba humabol ang bulag? Namemeke ba itong 2 ito, yung kunwaring bulag, kaya nakahabol? Kasi di ba, paano ba makakahabol ang bulag?
May umaakay kaya sa kanila? Di ho ba sabi nga, kapag may kapansanan ka, may kakulangan ka, ipinagkakaloob din ng Diyos na bigyan ka ng kakayahan sa ibang bagay. Kaya nga, sabi nga nila, ang mga bulag daw, matalas ang pandinig. May kilala ako na bulag, papasok ka pa lang sa kwarto, alam niya, nandiyan ka na. At alam niya kung ilan ang pumasok. Dahil naririnig niya, nararamdaman niya yung mga yabag. Ganun daw, mas pinaiigting. At dito ang unang aral na matututunan natin sa dalawang taong bulag na ito, na bagamat may kapansanan, may kakulangan, hindi sila nagpapigil para matanggap ang biyaya ni Jesus Nazareno. Hindi sila nagpalinlang. Alam niyo po, ang demonyo diyan magaling. Lagi niyang ipinangangalandakan ng ating kahinaan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, naalala ko po ang ganitong mga tagpo nung ako po'y dadalhin dito sa Quiapo, 2 taon ng nakakaraan. Sabi ko po nung Cardinal, bata pa ho ako. Hindi pa ako nagkakaparokya. Marami pa akong bigas na nakakainin. Mas marami po sa akin ang mas matanda, mas may karanasan, mas magaling, mas matalino, mas masipag. Pero doon ko natutunan po, mga kapatid, hindi ito tungkol sa atin kung hindi ito tungkol sa Diyos. Hindi ito tungkol sa magagawa lang natin kung hindi sa magagawa ni Jesus Nazareno. Kaya pala itong dalawang bulag na ito, hindi sila papigil. Hindi nila hinayaan na yung kanilang kahirapan, kakulangan, kahinaan ay sumira sa kanila. Hindi sila yung mga taong nasabihin, kawawa naman tayo bulag tayo, ano magagawa natin? Mahirap lang tayo ganito na lang tayo. Diba minsan po, ganun ang tukso sa atin. Mahina naman tayo may sakit na tayo. Tad-tad na tayo ng problema, ganito na lang ang buhay natin. Pero alam ko tayo ho, kayo pong mga deboto ni Jesus Nazareno, kaya nga narito kayo ngayon, kay aga-aga, nagsisiksikan, walang papigil sa inyo. Alam nyo po, yan ang babaunin ko, saan man ako naroon. Sa Quiapo ko nakita ang mga taong hindi papigil, umulan man o umaraw, mahirap man ang buhay o hindi, narito kayong lahat, katulad ng dalawang bulag, hinahabol ninyo si Jesus Nazareno, walang makapipigil sa inyo para makita si Jesus Nazareno at magpakita kay Jesus Nazareno, dahil naniniwala tayo, sino pa ba ang pagbabalingan natin? Hindi kung sino-sino sa mundong ito na nangangako ng langit at lupa. Hindi kung sino-sino sa mundong ito na mga mabulaklak ang mga salita at mga pangako. Itong mga panahon na ito, madaming mga ngako sa atin. Marami ko ano-anong sasabihin na naman sa atin. Pero hindi tayo pabubulag. Hindi tayo palilinlang. Sapagkat ang tunay na liwanag, ang tunay na tutulong sa atin, ang tunay na paghuhugutan natin ng pag-asa, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Ang nagsasabi, hindi kami papipigil. Ang nagsasabi, ang talagang susundin namin. Ang talagang nagsasabi, si Jesus Nazareno ang aming pag-asa. Itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya naniniwala po ako, yun ang dahilan bakit hindi mapatid-patid ang mga himala dito sa Quiapo. Kung bakit nag-uumapaw ang himala na nanggagaling sa mahal na pong Jesus Nazareno, dahil nakikita niya tayo na hindi napipilay,
hindi nasisira ng ating kahinaan. Bagkus, ito pa ang nagiging dahilan para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Nga kapatid, huwag tayo panghihinaan ng loob. Huwag nating gamiting dahilan ang ating kahinaan para mawalan tayo ng pag-asa. Siguro nga ngayon may karamdaman ka. Ngayon siguro, hindi magandang nangyayari sa pamilya ninyo. Ngayon siguro, yung kabuhayan mo, hindi ganyan nakakaangat. Ang dami-dami siguro ngayong nasa isip mo ngayon, naguguluhan ka, halos parang sumabog na, parang masisiraan na tayo ng ulo sa dami ng mga iniisip natin. Pero huwag itong maging dahilan para mapalayo tayo sa Kanya. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga sa ating salmong tugunan, Panginoy, aking tanglaw, Siya'y aking kaligtasan. Kaya nga, di ba, habang papalapit na ang Pasko, dumadami na ang mga parol, ang mga Christmas lights, ang mga magagandang ilaw, paalala sa atin, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga kahinaan at kakulangan sa buhay, si Jesus Nazareno ang ating tanglaw, liwanag at tunay na biyaya. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. Walang makapipigil sa amin magpunta sa inyong tahanan. Kahirapan, karamdaman, kasalanan, kakulangan. Ito'y mga pagsubok, ito'y hamon, pero ito'y gagawin namin para maging pagkakataong lalong mapalapit sa iyo. Huwag niyo pong pahintulutan na mawalan kami ng pag-asa, na sirain kami ng kung anumang dinadala namin at hinaharap namin ngayon sa buhay. Bagkus, lalong maging matibay ang aming loob, sapagkat ganun po kayo, kayo ang naunang hindi papigil. Minatamis niyong pasanin ang krus at harapin ang mga pagdurusa alang-alang sa aming kaligtasan. Nagkatawang tao kayo upang maihatid sa amin ang liwanag ng kaligtasan. Maraming salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi kayo nagpapigil para mahalin kami. At yun din ang aming dasal, na hindi kami mapigilan din ng kung anuman dito sa buhay upang lalo kayong pagkatiwalaan at sundin. Sapagkat nasa iyo ang tunay na himala, ang tunay na pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo.
Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hindi tayo papipigil at hindi tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat mahabagin ang ating Ama. Sama-sama tayo ngayon umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang aral. Mapasa amin
sa lupa para ng salamin. Tiyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating liwanag at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa ating pag-isip may liwanag na
kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
sinuman ang mabuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Nakita niyo po kanina sa ating report, kapag may nasusunugan, may nasasalanta, ang simbahan ng Quiapo ay isa po sa mga agad-agad tumutulong. At kahit walang sakuna, tuwi na tayong naghahatid ng tulong sa mga parokya at mga kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa.
At tayo'y nagpapasalamat kay Father Orly Santos, ang Parish Priest ng St. Michael, the Archangel Parish, sa Halahala Rizal, sa pagsama sa atin sa Misa. Sinusundo niya po ngayon ang ating pong Nazareno upang ito'y dumalaw sa kanilang parokya, at dasal natin na sa pagdalaw ng pong Nazareno sa kanilang parokya sa Halahala ay lalong magdulot ng biyaya at pagpapala sa kanyang pamayanan at sa kanyang paglilingkod. Kaya thank you sa pagsama sa pong Nazareno, at nawa ay pangalagaan ka, Father, at ang iyong parokya ng ating mahal na pong Jesus sa Nazareno. Palakpakan po natin si Father Orly. Hindi sa gabal ang ating kahinaan at kakulangan sa buhay. Bagkus, ito'y pagkakataon upang lalo tayong mapalapit, magtiwala at sumunod kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati kanamin.